Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayong muli at ngayon po ay isa na namang love spell ang ating ituturo sa inyo para ito sa mga taong inyong minamahal para sa inyong mga karelasyon. Ngunit guys, bago tayo mag-start ay magpapaalala po muna tayo. Ito po lamang ay para sa mga taong may 100% paniniwala, may positibong isipan ang maaring gumawa nito. At mag-ingat dito. Dahil ito po ay talagang super effective. Kung talagang bago mo ito gawin ay pakaisipin mo kung talagang yung damdamin ay talagang sigurado ka na sa iyong damdamin para sa taong ito. Dahil once na ginawa po ninyo ito, tiyak na ibigin po kayo ng tao na ito. Basta tama po ang inyong pagkaginawa at 100% ang inyong paniniwala. So ngayon po ay mag-start na tayo. So bago po tayo mag-start, may mga kailangan po tayo ditong ingredients. So ayan, kailangan po natin dito ng puting papel at ballpen. Any kind of ballpen ay pwede pong gamitin. Ngunit ang papel po ay maaari tayong gumamit ng white or kaya naman ay pink. So ayan po, pwede na natin gamitin. Kailangan din natin ng honey. So ayan, kailangan natin ng honey. Kailangan natin ng gatas, fresh milk. Ayan po ang ating fresh milk. Ayan, hindi ko maipakita. Ayan, ayan ang ating fresh milk nandito. At kailangan natin ng plastic, sa isang plastic para lalagyan natin mamaya sa ating ginagawa. So, ngayon kapag handa na po tayo, handa ng ating isipan, siguraduhin po ninyo na nakafocus ang inyong buong attention dito upang maiwasan po ang magkakaroon kayo ng effect pagkatapos po ninyong gawin. Kasi once po na hindi kayo tutok at kung ano-anong iniisip nyo, kung ano-anong hinanakit ang iniisip nyo habang ginagawa nyo ito, ay maaari kayong makakaranas ng pananakit ng ulo or kaya naman po ay pagkabalisa. Kaya tiyakin po ninyo na talagang focus ang inyong isipan sa inyong ginagawa. So ngayon po kuhanin natin ang ating ballpen at isulat natin ang pangalan ng inyong target or ng tao na nais ninyo na ating gagawa nito. So halimbawa ay siya si Jose. Si Jose Delona. So, ayan, islogay natin. Jose Delona. Kapanganakan ni Jose Delona, kailangan po natin kapanganakan kung talagang alam po ninyo. At kung hindi nyo po alamin, alamin nyo po muna talaga ang kapanganakan ni Jose Delona. So, sabayin natin, pinangalan siya ng April. So, 4-18-79. So, ayan. Jose Delona. 4-18-79. Jose Delona, 4-18-79. So ayan, isinulat natin ang kanyang pangalan ng tatlong beses dito sa ating papel. Sa likod ng papel ay isulat mo ang salitang iibigin mo ako hanggang wakas. Ayan, iibigin mo ako or ano man ang inyong intensyon na pwede niyong isulat dito. Ngunit kung gusto mo siyang mapaibig, ay pwede mo siyang sabihin, iibigin mo ako hanggang wakas. Ngunit nasa sa inyo po kung ano mang intensyon ang gusto ninyong isulat, isulat po ninyo yan sa likod. Iibigin mo ako hanggang wakas. So, ayan. So, ayan, isulat na natin, iibigin mo ako hanggang wakas. Ngayon po, pagkatapos nito, ay kuhanin natin ang ating honey. Kuhanin natin ang ating honey at patakan natin ang ating papel kung saan natin isinulat ang kanyang pangalan. So, ayan. Ipatak natin ang ating honey. Medyo... So, ayan po. Nakapamalapit na. Kunting-kunti na lang. Papatak na ang ating honey. So, ayan. So, ayan na ang ating honey. So, ayan na, pumatak na ang ating honey. Ngayon, kapag nandyan na ang ating honey, ay atin itong ikuskus sa kanyang pangalan. So, ikuskus natin ito sa kanyang pangalan habang binibigkas natin ang kanyang pangalan at ang ating intensyon ng tatlong beses. So, bibigkasin mo ang kanyang pangalan, Jose Delona, pakaiibigin mo ako hanggang wakas. Jose Delona, pakakaibigin mo ako hanggang wakas. Jose Delona, pakakaibigin mo ako hanggang wakas. Ayan, tatlong beses po natin itong bibigkasin. Pagkatapos po nating mabigkas na ang kanyang pangalan, ay atin pong itutupi ang papel papasok sa atin ng tatlong beses. So ayan, isa, dalawa, at tatlo. So, ayan na ang ating papel.
Habang tinutupi po ninyo ang ating papel ng tatlong beses, ay muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. So kung paano natin ito binigkas habang kinukuskus natin ang honey, ay ganun din ang iyong gagawin. Bibigkasin mo rin ang kanyang pangalan at ang kahilingan habang itinutupi mo ito ng tatlong beses. Ayan, pagkatapos, ito na po ang forma ng ating papel. So ayan na po ang forma ng ating papel. Dikit na siya dahil nasa ating honey. So ayan. Pagkatapos po nito, ay kuhanin po natin ang ating plastic na ating gagamitin at ito po ang ating gatas. So ibubuhos ko po dito ang ating fresh milk. So pwede po tayong gumamit ng kahit na anong fresh milk. Pwede po. Pwede pong sa baka, sa kalabaw ay pwede. So ayan, ibubuhos na natin dito ang ating fresh milk. Ngayon po, kapag nandyan na, ay dahan-dahan mong ilagay ang ating, papakita ko po sa inyo. Dahan-dahan mo itong ilagay. So ilalagay mo siya ng paganyan. So ilalagay mo siya ng paganyan. So ayan. So ayan, hindi na nakikita ang ating papel. Nasa loob na siya. Habang nandyan na siya sa loob ng ating plastic, ang ating papel, ay muli mo siyang pakaisipin. Pakaisipin mo ang taong ito. Mag-meditate ka, mag-concentrate ka, pakaisipin mo itong taong ito at muli mong bigkasin ang kanyang pangalan kasabay ng kahilingan ng tatlong beses po ulit. Okay po. Pagkatapos po noon, ang gagawin po natin dito ay atin po itong itatali. So, ayan. Itatali po natin ang ating plastic. So ayan, pwede po kayong gumamit ng kahit maanumang plastic. Basta po tiyakin ninyo na walang butas ang inyong plastic. Itatali po natin itong mabuti. Pagkatali po nitong mabuti, ay ilagay ninyo ito sa loob ng inyong freezer. Tiyakin po na walang sino mang makikialam or makakita nito. Kaya hanggat maaari ay ilagay ninyo ito sa pinakasulok ng inyong freezer. Tatanggalin po lamang natin ito doon kung nakikita mo na nag-work na ang inyong ginagawa. At gagawin po ito ng kahit anong araw, maliban lamang po sa araw ng Martes. So kahit anong araw, wag lamang sa araw ng Martes. Kahit anong oras, kahit anong araw, basta wag po sa araw ng Martes. Gawin po ng tama at kayo ay may dedikasyon at dapat po focus po para po magkaroon ng katuparan ang inyong mga kahilingan.